Hello, hello mga kablashi! Ito na naman po ang inyong lingkod na si Michelle Ramos ng Dubai. So ngayon po, nakikita niyo po yung mga sangkap na yan. Yan po yung mga sangkap na kakailanganin natin sa paggagawa ng ating simpleng leche plan. So huwag po kayong bibitiw at tapusin niyo po ang video ito upang matutunan niyo po kung paano ang paggawa step by step ng simpleng leche plan. Kaya halika po, simulan na po natin! So ayan mga kableshi, sinisimulan na po natin i-crack yung 16 na raw egg sa isang kaserola. So pagsasama-samahin lang po natin hanggang sa makarak lahat yung 16 na egg na yan. So isinasama ko po yung klaro sa ngayon, tapos mamaya isi-separate ko po pag nakarak na lahat para sabay-sabay ng tatanggalin yung, para isa-isa ko palang tatanggalin yung mga egg yolk or yung mga yellow ng itlog gamit ang empty bottles na yan. Yan, plastic empty bottles. So gagamit din tayo ng kutsara para mapipikil yung egg yolk or yung itlog na dilaw na yan para lumabas sa bote. Kasi nga po, sasalain po natin or i-eliminate or tatanggalin natin yung klaro para hindi masyadong maklaro yung gagawin nating leche plan. Para medyo smooth po siya. So ayun, isa-isa lang po nating tatanggalin. Gumamit po ako ng bote kasi parang mas madali po sa akin natanggalin yung klaro, i-separate dun sa dilaw. So pag na-separate na po lahat, ang gagawin po natin ngayon is ayun, tanggal na po lahat. So ayan, kung makikita nyo po, marami pa pong natirang klaro doon sa kaserola. At ayan na po yung mga itlog na dilaw na isineparate natin. May mga natira pa rin pong klaro, pero okay lang naman po yun. So, gagawin po natin is yung parang ihahaluin po natin siya, pero hindi po siya ganun ka-grabbing haro para maiwasan po yung pagbula niya. So, ayan na po na naihalo na po natin siya, napiga yung itlog na put na dilaw. So ngayon naman po, ilalagay na po natin yung condensed. Yan, condensada po. Alaska po yung nilagay ko kasi parang mas malasa po yung condensed para sa akin. Pwede rin po kayong gumamit ng ibang brand ng condensed, depende po yan sa inyo. Tapos ngayon naman po, lalagyan po natin ng fresh milk. Ilalagay ko po yung fresh milk dyan sa lata para isang sukat ng condensed at isang sukat ng fresh milk. So, inilagay ko na po siya. So, hahaluin lang po siya ng dahan-dahan hanggang sa mag-mix na po yung mga ingredients. So, nakasali na po pala dyan yung diet na ginayat ko kanina, yung balat ng diet. Haluin lang po ng hahaluin. Pero dahan-dahan lang po ang paghalo. So ngayon po, habang hinahalo po natin, dahil meron pa pong natirang mga egg yolk, o egg white pala, so kailangan po natin siyang salain para matanggal po yung mga buo-buong mga itlog para mas pino po siyang tingnan. So makikita nyo po pagka nasala, may matitirang mga parang buo-buong itlog na klaro dyan sa strainer. So ayan po yung tatanggalin natin para po parang mas pino. So ayun na po. So habang nagpe-prepare po tayo ng mga ingredients, nagpainit na rin po ako ng sugar para po yung arnibal. So ayan na po. Na gagamit din po tayo ng ganyang aluminum na parang llanera kasi wala, dalawa lang po yung available ko ng llanera. Kaya bumili rin po ako ng foil na ganyan. So ngayon po, isasali na po natin yung leche plan doon sa mga llanera. So, wag po nyong masyadong pupunuin kasi pag naluto po siya, may tendency po na aalsa pa rin po siya. Para hindi po masyadong apaw. So, nagpakulo na rin po ako ng tubig. Ready na po ang ating steamer. So, ayan. Nailagay ko na rin po yung mga takip. At nilagay ko na rin po sa steamer natin. So, after 30 minutes po,
maghintay po natin. I-check lang natin siya. So, after 30 minutes, okay na po siya. Depende po yan. I-check nyo kung okay na po siya. Pero para sa akin, after 30 minutes lang po, okay na po siya. Paulit-ulit po eh, no? So, ayan. Dalawang salang po yung ginawa ko. Isa sa rice cooker at saka isa doon sa kasasakalan. Kasi para mabilis maluto. So, ngayon po. Ayan, maghintay lang po tayo ng 30 minutes. So, after 30 minutes po, ito na po ang ating finished product na leche flan. Wow! Ang sarap naman. Medyo nakulot yung gilid niya kasi nga parang natuwad siya kanina habang tawag dito, habang ini-steam ko. Pero, ang sarap-sarap po niyan mga kagles. Ayan na po. Sana po may natutunan po kayo. Thank you po sa panonood. Ito po ang inyong lingkod. God bless you ng Dubai. Thank you!